ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoong nangyari. Ito po ay naganap sa aming probinsya noon. Mahirap paniwalaan yung mga maririnig nyo sa isasalaysay kong ito. Pero sa maniwala po kayo sa hindi, ay totoo po itong naging karanasan ko. Mayroon pong dumating sa baryo namin noon na isang mag-anak. Hindi po namin alam kung taga saan ang mga ito. Bali silang tumira sa bahay nung kababaryo naming namatay na si Tandang Berto. Nag-iisa lang kasi sa buhay yung kababaryo naming ito. At natagpuan na lang itong wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay nang minsang may nagawi at napadaan sa bahay niya. Nakakakilabot at karumal-dumal ang pagkamatay ng matanda. Tadtad dito ang napakaraming sugat sa kanyang katawan at wakwak ang tiyan. Makaraang mahigit 2 linggo matapos itong mailibing, ay dumating na yung sinasabi kong mag-anak. Kaya ipinagpalagay na lang namin na marahil ay kamag-anak sila ni Tandang Berto. Mula nang dumating ang mga ito doon sa lugar namin, ni isa na taga roon sa amin ay wala pa nakausap kahit isa sa kanila. Halos hindi sila lumalabas ng kanilang bahay. At kung lumabas man, ay madalas mo silang makikita na naroon lamang sa may bakuran. Pero kadalasan ay nakasarado ang bahay nila. Laging nakasara ang mga pintana at pinto. Noon pa man ay may mga nangyayari ng kababalagan sa lugar namin. Ilan sa mga kababaryo namin ang nakaranas ng tambangan ng aswang. At ang kanilang pinaghihinalaan noon ay si Tandang Berto. Kaya paniniwala ng marami sa amin noon ay aswang din yung mga kamag-anak nitong dumating. At lalo pang ang tumibay yung hinala namin sa mga ito nang kahit minsan ay hindi man lang nakihalubilo o nakisalamuha. At mula nang sila itumating, kapansin-pansin ang sunod-sunod na nakunan ng mga kababaryo naming buntis. At ang pinakamatindi sa lahat ay yung pagkamatay ng isang binatilyo na natagpuang wala ng buhay sa may kakawyan na napakaraming malalaking sugat na ang bakas ay bunga ng pagkakakagat. At may malaking hiwa din ito sa kanyang tiyan, dahilan para lumabas ang kanyang mga bituka. At ayon sa mga nagsuri ng katawan ng binatilyo, may mga pangunahin at mahalagang laman-loob ito na nawawala. Pero ang pinakatumatak talaga sa isipan ko ay yung isang braso at binti nito na halos buto na lang. Pagkat isa ako sa nakakita mismo na para talagang kinain ng mga laman. Ang sabi ng iba ay mapangis na ayaw ang may gawa noon. Pero marami sa mga taga sa amin ang naniniwalang iyon ay kagagawan ng isang aswang. At ang pinaghihinalaan nila ay yung mag-anak na bagong dating sa baryo namin. Pero wala namang sapat na ebidensya na magtuturo sa kanila na sila nga ang gumawa noon. Nagpatuloy pa yung mga nakakatakot na pangyayari at kababalagan sa lugar namin. Halos wala nang lumalabas kapag gabi dahil sa takot na mabiktima sila ng aswang. Hanggang sa isang araw ay napalitaan nilang namin na may namatay na naman. At iyon ay yung tatay ng kaklasiko na si Mang Pausto. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa amin
sa biglaan nitong pagkamatay. Dahil sa edad nitong 50 mahigit, ay talaga namang napakalakas pa. At hindi rin nagkukwento yung mga naulila niya tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay nito. Isang gabi nang nakipaglamay kami, ay doon na nagbagong bigla ang ihip ng hangin. Doon na rin nalinawan ang marami sa amin. Maghahating gabi na noon at araw iyon ng Biyernes. Kung kaya, balak ko talaga magpuyat noong gabi na yon at makipaglamay hanggang sa madaling araw. Pagkat wala naman kaming pasok sa kinabukasan. Kasalukuyan kami noong naglalaro ng baraha nang bigla na lang kami nakarinig ng malalakas na sigaw at biglang nagtagulo. Nang mapalingon ako ay kitang-kita kong bumangon si Mang Pausto mula sa ataul nito. Nakaupo siya at nakakatakot ang itsura na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. May dugo pang lumalabas sa kanyang ilong at bibig. Kaya bigla na akong napatayo at nakitakbo na rin. Sa isang iglap ay nalinis bigla ang lugar nila. Tanging sila-sila na lang ang natira. Nagsiuwian kami noon na punong-puno ng takot. Mula noon ay wala nang naglakas loob pa na magpunta sa bahay nila. Iniwasan na rin sila sa baryo namin. At maging sila man ay naging mailap na sa mga tao. Halos hindi na rin lumalabas ang mga ito ng kanilang bahay. Doon namin nalaman na ang totoo pala talagang aswang ay ang buong pamilya ni Mang Pausto. At hindi si Tandang Berto at mga kamag-anak nito. Na kaya pala nagpunta ang mga ito doon sa lugar namin ay upang ipagiganti si Tandang Berto kanila Mang Pausto. Dahil sila pala ang pumatay dito. Pagkat alam ni Tandang Berto ang ukol sa kanilang lihim at kinalaban niya ang mga ito. Pero sa kasamaang palad ay natalo siya nang sugurin ang buong mag-anak ni Mang Pausto. At kaya pala ayaw sabihin ng mga ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Mang Pausto ay dahil ang gumawa pala noon ay yung mga kamag-anak naman ni Tandang Berto. Pinatay nila si Mang Pausto. Ngunit sa kasamang palad ay nabuhay pa ito. Pagkat may lahi rin pala itong maranhig. Nalaman namin ang tungkol sa mga bagay na ito nang sugurin mismo ng anak ni Tandang Berto ang bahay nila Mang Pausto at hinamon sila nito. Ni isa sa kanila Mang Pausto ay wala talagang lumabas. Hanggang sa dumating na rin ang buong pamilya ng anak ni Tandang Berto. Kung kaya nagkabistuhan na nung mismong araw na yon. Ang daming mga tao na nakiusyoso nung mga sandaling iyon. Pero hindi naman magawang mapasok sa loob ng bahay sila Mang Pausto. Kaya nung huli ay wala rin silang nagawa. Pati yung mga asawa ng nakunan at kamag-anak ng pinatiliyong nilapa ay galit na galit. Kahit pa nga wala silang pinangahawak ang ebidensya maliban sa mga isiniwala ng kaanak ni Tandang Berto. Nang sumunod na araw ay nalaman na lang ng buong baryo na umalis na sila Mang Pausto ng palihim. Na sila pala talaga ang may kagagawan ng mga kababalagan at patayan dun sa aming baryo. Nang husay nilang makisalamuha at makipagkapatao, yun pala ay may itinatagong maitim na lihim. Kaya kung minsan ay hindi talaga dapat napaniwalaan kaagad kung ano yung basta nakikita lang natin.
May ibabahagi po akong kwento sa inyo na nangyari dito sa probinsya namin. Totoo po itong naganap. Pero halos 20 na rin siguro ang nakalipas. Tungkol ito sa kababaryo naming si Enteng. Mabait na tao si Enteng at matulungin. Bali sa edad niyang 30 noon ay wala pa rin itong asawa at mag-isang namumuhay sa bahay nila. Ulilang lubos na kasi ito pagkat kapwa nang namatay ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang siya. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Enteng. Grade 2 lang ang inabot nito. Asa lang ito sa kapirasong lupa na naiwan sa kanya ng mga magulang. Bukod sa may mga pananim din siya at alagang mga manok, ay mahilig din itong manghuli ng isda kung saan-saan ito dumadayo sa panghuli. Pagdating sa ugali, ay wala ka talaga maipipintas sa taong ito. Mapagbigay din ito at hindi maramot. Lalo na kapag marami siyang huli na bawat madaan ng bahay ay kanyang binibigyan ng isda. Pero hindi malinis sa katawan si Enteng kung kaya iyon yung isang bagay na ipinipintas sa kanya. Kaya kung minsan ay napagkakatuwaan ito at nagiging punot dulo ng usapan sa mga umpukan. Isang araw ay bigla na lang napabalita na hindi umuwi ang anak ng kababaryo namin na si Aling Mila. Dalaga ng anak nito at maganda, si Lisa. Ang paniniwala ng marami ay baka nagtanan raw ito. Pagkat alam sa buong baryo na mayroon itong nobyo. Kaya matapos ng buong araw ng paghahanap at hindi ito makita, ay itinigil na nila at ipinagpalagay na nga na ito ay nagtanan. Nang sumunod na araw ay isa pang dalaga ang nawala at wala itong nobyo. Hindi rin ito pala barkada, kung kaya nagtaka talaga sila kung saan ito napunta. Matyaga talaga nila itong inanap. Hanggang isang kababaryo namin ang nakapagsabi na nakita niya ang isang tsinelas nito. Kung kaya, agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila na may mga bakas at bahid ng dugo. At maging yung kaparis ng tsinelas nito ay nasa may gawing unan lang. Na para talagang sinadyang iniwan ng dalaga para kung sakali ay may makakita. At nagtaka ang lahat ng tuntun nila yung bakas ng mga paa at dugo dahil papunta iyon sa bahay ni Enteng. At nagulat sila sa kanilang natuklasan dahil nakita nila doon ang anak ni Aling Mila na si Lisa na wala ng buhay at putol-putol na ang katawan at animoy baboy na kinarne. Nakapatong ang pugot na ulo nito sa mesang kawayan habang yung ibang parte ay nasa may palanggana. Nagkalat din ang napakaraming dugo. Naroon din yung isa pang dalaga at kasalukuyang naghihingalo dahil sa dami ng sugat na tinamo at laki ng hiwa sa kanyang tiyan na nakaluwa na at lumabas ang kanyang mga bituka. Humingi ito ng tulong sa kanila at sa mahinang tinig ay sinabi nitong aswang si Enteng. Sa kasamang palad ay hindi na nila nailigtas yung isa pang dalaga na kababaryo namin. Hinanap nila noon si Enteng pero hindi na nila ito nakita pa. At malamang ay natunugan na sila. Mula noon, kahit anino nito, ay di na nila nasilayan pa. Paniwala ng marami sa lugar namin. Nahawa lang ito dahil siguro sa dadayo niya sa ibang lugar. Dahil sa panguhuli ng isda. At doon nagkalat ng lagim sa aming baryo.
Sinunog nila noon yung bahay ni Enteng. Naging wanted pa nga ito sa aming buong probinsya. Pero wala talaga nakakita dito kahit sa mga karatig bayan. Makalipas ang isang taon mahigit mula nang mangyari yung karumaltuman na ginawa ni Enteng, ay may dumating sa baryo namin na isang matandang lalaki na gusgusin. Sa itsura pa lang nito, ay masasabi mo na talagang isa itong palaboy. Mahaba ang kanyang buho at marumi ang buong katawan. Bigla naming naalala si Enteng. Hindi naman ganun karumi si Enteng, pero yun kaagad ang pumasok sa isipan namin. Bigla naman kaming nagulat at natigilan nang sumagot ito at sinabing may nakilala siyang Enteng, pero patay na raw ito pagkat kanyang pinatay. Kasi aswang daw ito at pinatay ang mag-ina niya. Pinatuloy daw niya ito sa kanilang pamamahay nang makiusap sa kanya. Dahil sa mga narinig namin ay talaga namang kinilabutan kami. Seryoso yung lalaki sa kanyang mga sinabi at naramdaman namin yung kanyang sinseridad. Dekada 80 nang ito ay mangyari. Isang karaniwang araw lang ang lahat. Noong una, kasalukuyan siyang lula noon ng bus at papasok sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon nang marinig ang malakas na boses ng konduktor. Nang mapatingin doon si Rudy, ay nakita niyang pinapagalitan nito ang isang matandang babae at sinasabing nagpapalusot lang at wala talagang balak na magbayad. Pero mabilis naman iyong itinanggi ng matanda at sinabing nakatulog lang talaga siya. Ngunit ipinipilit ng konduktor na nagkukunyari lamang ito na nagtutulog-tulugan. May isang ali at mama na inawat yung konduktor at sinabing irespeto naman ito yung matanda at pagbigyan na lamang. At kung maaari ay sila na lang ang siyang magbabayad ng pasahe nito kung talagang wala. Pero hindi pumayag yung matandang babae at sinabing may pera naman siya at nakatulog lang talaga dahil sa sobrang antok. At inilabas pa nga nito ang kanyang perang pambayad. Umalis naman yung konduktor at sinunod yung pakiusap ng ibang mga pasahero. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pagsasalita nang hindi maganda laban doon sa matanda. Hanggang sa nagsalita ng malakas yung matanda at sa nanginginig nitong tinig ay pumara upang ihinto na ng driver yung sasakyan. Bababa na lamang daw siya. At lalong nag-init naman yung konduktor at sinabing totoo nga ang kanyang hinala na iyon talaga ang estilo ng matanda. Nang hindi na makapagpigil pa yung matanda ay inihagis na lamang niya yung kanyang bayad. Pero bago pa ito tuluyang bumaba ay nakita ni Rudy na may iba pa itong sinabi, ngunit abulong lamang. Na napansin niyang biglang nag-iba at nanlilisik ang mga mata nito. At nang makababa na yung matanda pag-andar muli nung sasakyan, hindi pa nakakalayo ay bigla na lamang napasiga yung lalaki at hawak-hawak nito ng dalawang kamay ang magkabila niyang sintido. Nagtaka naman ang lahat ng taong naroon
sa loob ng bus kung napapaano ito. Hanggang sa napapayuko na ito sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. At ang kapansin-pansin pa dito ay unti-unti nang lumaki ang kanyang ulo. Nakasabay noon ay lalo din namang lumakas yung pagsigaw ng konduktor. Halos lumuwa na ang mga mata nito at namamagana yung mga ugat sa kanyang noo at sa magkabilang gilid nito. Kung kaya muli nang inihinto ng driver ang bus at lalapitan sana yung konduktor para tulungan at alamin kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo mula sa kanyang upuan, ay bigla na lang sumambula ang ulo nito. Nanapasigaw talaga ang mga tao dahil sa matinding pagkabigla. Nabalot ng hilakbot ang lahat ng pasahero. Nagtalsika ng mga dugo at durog na utak ng konduktor sa magkabilang gilid ng sasakyan at maging sa sahig nito. Pati nga mga pasaherong malapit doon ay nabahiran din. Nang karamihan ay natulala talaga at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang hapon, nakasalubong ng mga tao si Aling Aning na natataranta pagkat hindi pa umano umuwi ang bunso niyang anak. Nagtanong ito sa kanila kung kanila bang nakita at tumingin na rin ito ng tulong. Hanggang sa halos abutan na sila ng hating gabi sa paghahanap kung kaya kanila na munang ipinagpaliban maliban sa pamilya nila Aling Aning na talagang hinanap nila ang bata at hindi sila tumigil. Pero bigo pa rin sila. Nang sumunod na araw ay nadagdagan pa yung mga nagboluntaryong maghanap sa bunsong anak ni Aling Aning. Nagiwahiwalay sila para mas marami silang lugar na mapuntahan upang maghanap. Hanggang sa napadaan sila sa isang kubo. Bahay iyon ng kababaryo nilang si Mang Istong. Nang makita sila nito ay agad na nagtanong kung ano ang mayroon at bakit magkakasama sila. Kaya sinabi naman nila ang dahilan. At tinanong nila ito kung kanya bang napansin yung bunsong anak ni Aling Aning na napadaan. Umiling ito at sinabing malabong makarating sa panig na yon ang bata. Pagkat liblib na yung kinatatayuan ng bahay niya. At karamihan umano ng mga bata ay natatakot doon sa kanyang lugar dahil ipinapakalat na mayroong aswang. At pilit silang napatawa at sinabi na lang na ginagawang panakot ng mga nanay. At nagpaalam na sila. Pero nang tatalikod na sila, biglang nakiusap ang isa nilang kasama na kung maaari ay makikiinom muna siya ng tubig. Na napansin nilang biglang natigilan si Mang Isto at nakita nilang nanlaki pa ang mga mata nito. At sinabi nitong wala pang laman ang kanyang banga pagkat hindi pa siya nakapag-igib. Hindi naman iyon kinagat ng lalaking namumuno sa kanilang grupo na si Mang Edgar. Nahalata na niya kasing para itong may itinatago. Kung kaya nagdahilan siya at umisip ng paraan para mapilitan si Mang Istong. Sinabi niyang baka meron naman kahit konti. Tutal naman ay isa lang ang iinom. Ngunit ipinagpilitan talaga nitong wala siyang tubig pagkat hindi pa nga raw siya nakapag-iigib. Nung mga oras na yon ay nagkakatinginan na silang magkakasama at nagkakaintindihan na. Kaya sinabi nilang
Magpahinga na lang muna doon dahil tirik na ang araw. At kanina pa sila naghahanap. Kung kaya, pagod na ang marami sa kanila. Na magsasalita pa sana si Mang Istong pero inunahan siya ni Edgar. At pumayag na magpahinga na muna sila. Sinabi rin itong tamang-tama. At kanila na rin umanong pag-igiban yung matanda. Kung kaya hiningi nila ang galon. Nung mga oras na yon, ay hindi na talaga maganda ang kutob nila. Pagkat nag-ibang bigla ang ikinikilos ni Mang Istong. Parang bigla itong naging balisa. Pumasok ito ng kanyang bahay para kunin ang mga galon. Pero, ilang minuto na nakakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya pinasok na nila ito sa loob at wala na ito doon. Dumaan ito sa may bintana. Mabilis nila itong hinabol. Na kanila pang nakita ang likod nito ngunit sa isang iglap ay bigla rin naglaho. At may isang malaking itim na ibong lumipad mula sa damuhan kung saan nila nakita si Mang Istong. Kaya napabulala sila na aswang palang hayop na matanda. At nang kanilang balikan ang bahay ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang kasangkapan na pagmamay-ari nito. At hindi lamang yon. Tumambad din sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak na bunso ni Aling Aning. Na kaya pala iniwas-iwasan nito ang tungkol sa tubig ay dali inilagay niya yung bata at pinagkasya sa banga. At doon siya kumukuha ng kanyang iniinom na dugo. Na doon rin siya kumukuha ng kanyang kinakain. Pagkat nakita rin nila ang ilang laman ng bata na kanyang natira sa pinagkainan.